Si Eleanor Santos, ito yung kapatid, nais niyang ihingi ng tulong ang kanyang kapatid na nasa Jeddah dahil sa may sakit. Okay. Sige. Tawagin si Rema, yung ating OFW specialist. Paupindit si Rema. Okay, dun sa hindi nakakaalam pa, si Rema po kasi ang nag-handle lahat ng mga OFW cases. Sa tagal-tagal niya pag-handle ng mga OFW cases, naging bihasa na siya sa mga kaso ng mga OFW. At isa pa nga pala, yung mother niya ay isang OFW. Yes. Tama, Rema? Yes, sir. Good okay. afternoon po. Good, good afternoon. Sige, diyan ka lang muna habang kakausapin natin si Ma'am Eleanor. Ma'am Eleanor, magandang hapon. Magandang hapon po. Salamat po sa inyong pagpunta rito. Opo. Salamat so, din po. So, kayo po ay kapatid ni Ma'am Endalyn Abungi na nasa Jeddah. Opo. Okay. Ano na pong problema ni Ma'am? Nagkasakit po kasi siya doon sa Jeddah. Okay. Tumataas po yung dugo niya, kaya po nag-resign siya. Blood pressure? Opo. Ngayon, nung nag-resign po siya, dinala po siya doon sa sinasabing mo siya, yung mga, lahat po nang nagre-resign. Tapos nung pumunta naman po ako sa agency, sabi po, nag-email na raw po sila doon. Sabi naman po nung kapatid ko na hindi pa raw po nag-i-email. Sabi po nung yung po si Daryl po ang namamahala po kasi doon. Kaya yun, tinatanong po niya doon kung nag-email. So gusto niya po mauwi na si Ma'am Angeline? Opo, gusto na po niya kasi 2 weeks na po siyang naghihintay. Okay, Ma'am Angeline, magandang hapon po all the way from Jeddah. Hello, magandang hapon din. Maganda umaga naman po. Umaga po dyan. Dito so, po sa Jeddah po. Nasaan po kayo eksakto ngayon, ma'am? Sinesearch ko po yung location, Albasar po yung lumalabas. Pero ano po yan? Ano yung lugar na yan na kinaroonan nyo? Sir po, dito po yung kung saan po, pag may mga nagre-resign po, dito po dinadala. Munisiya po kung tinatawag. Resign na kayo. So, ang gusto nyo mangyari, makauwi na dahil nakapag-resign na kayo? Opo, resign po kasi po, gawa po ng may sakit po ako. High blood po. Okay, sige. Excuse me po, mama. Tapos po, okay. Marami po kami dito nakakulong. Marami po kami nag-resign dito, pinagbabayad po kami. Iniipot po kami, hindi po tumutulong yung agency. Tapos po, yung iba po, marami po pong nakadetain sa Riyadh. Mga sakit din po yun. Mga nakakulong din po doon, hindi po nila pinapauwi agad-agad. Okay, sandali po, mama. Rema. Yes, sir. Ano nangyari sa kasong ito? Sir, kanina umaga po, tinawagan po natin yung agency para ma-verify. Pero as of the moment po, nakikipag-usap pa rin po sila para po sa exit visa ng OFW. Since po kasi 4 months pa lang po yung OFW doon and then nag-resign po siya. So hindi po ganun kadali, hindi po ganun kabilis para ma-process siya pa uwi ng Pilipinas. Kasi hindi lang naman po plane ticket yung kailangan para maiuwi po sila, kundi yung exit visa mismo okay. na pipirmahan ng employer. So yun po yung kino-coordinate ngayon, natatawagan po natin eventually kay DA Ignacio para makausap din po yung FRA nila doon o yung Foreign Recruitment Agency para makipag-coordinate po. Na-check mo na ba yung kanyang kalagayan doon sa kanyang kinaroonan ngayon? Yung location po, opo, yung location po niya kasi sir, hindi pa po natin malocate kasi nga po, hindi na siya doon kung nasaan siya talaga dinala. Iba na okay. po. Okay, pero hindi po tinanong kay Ma'am Angeline kung meron na siyang nakausap sa mga tao na nagpapatakbo nung kanyang kinaroonan? Nag-report na po siya doon sa agency, pero ang sinasabi po kasi ng agency, pinagpapasapasahan. So, sinubukan din po nating kausapin yung agency niya na YHMD. Ganon din po yung ginagawa sa atin. So, kaya mas mabuting dumiretso po tayo kay OWA. And then, i-report din po natin sa POEA yung ginagawa nila kasi papasapasa Very po good. Sila. Very good. Nice job. Ma'am Angeline. So po, sir. Okay. Hindi nyo alam eksakto kung nasaan kayo? Wala ho bang mga tao nagpapatakbo nung bahay na yan na inyo pong tinitirahan ngayon? Nasabi mo marami kayo? Opo, sinesearch lang po namin yung location. Yun lang po ang lumalabas. Hindi, kaya ma'am, po. Ma'am, sino anong tawag yung sa bahay na yan na inyo Munisiya pong... Munisiya po. Ano po? Sa Jeddah po, Munisiya po. Munisiya, sino ho nagpapatakbo? Kulungan po ng mga... Opo, kulungan po kung tawagin nila kasi nga po hindi po nakakalabas, nakakulong po dito. Kulungan. Sino po nagpapatakbo niyan? Pilipino? Arabo? May Arabo din po. Tapos may Arabo po. Tapos yung HR po dito, yung Pinoy po. Okay. Kung Pinoy po yun nandyan, ba't niyo po tanungin dun sa Pinoy, ano bang location nito? Di ko po natanong kasi nga po ang ano ko po agad,
kung ano po ang balita sa akin na nag-iingit okay. po ba yung... Yes, ma'am. Pero ma'am, kailangan, ma'am, magtulungan din tayo rito. Hindi kasi pwedeng lahat po kami nang bahala agad-agad. Para mapabiliso, ma'am, sandali po, ma'am Angeline, kailangan din po, meron din contribution from you para mapabilis po yung inyong pag-uwi rito. Tulad niyan, ang reklamo mo, kinukulong kayo, hindi mo alam nasaan kayo. Napakadali lang po niyan, ma'am. Ang gagawin mo lang, sabi mo pala, meron Pinay dyan na ano, HR, tanuin mo lang, saan ho ba ito, ano ba itong lugar na ito para kung sakasakali talaga hindi mo nakaya at may nangyayaring mga kabalastugan yan, inaabuso kayo, then pwede tayo magpapunta agad ng mga taga-OWA dyan sa inyong kinaroonan. Ngayon, hindi mo alam kung nasaan kayo. So, hindi rin po namin alam. Hindi rin po alam ng OWA. Manguhulan na lang po tayo. Opo. Eh, sir, ito po yung address na nakaano po dito. Road Albashar. Okay. Jeddah 232782. Okay. Yun. Saudi Arabia. Ayun, kasi kanina sabi mo hindi mo alam. At least ngayon, alam mo na. Opo, kasi yun lang po yung naka-opo. May nagbigay po sa akin kasama ko. Okay. So, yan po ay isang bahay na kinukulong lahat na mga nag-resign. Anong tawag ulit? Bunisia po. Bunisia. Deputy Administrator Arnel Ignacio, magandang hapon po, Sir Arnel. Hapon. Sorry ha, medyo hindi ko narinig. Okay. Alam niyo na ba yung bahay na kung tawagin ay Bunisia sa Jeddah? Aware na ho kayo doon? Sa... Hello. Alam niyo ba yung Bunisia, kung tawagin, sir, sa Jeddah? Bunisia. Hindi ako masyadong familiar, pero aalamin ko. Yan daw po ay isang bahay na tinatambakan ng mga OFW natin na hindi na kaya yung trabaho, nag-resign, dyan daw sila nilalagay at parang kulungan daw po yan. At marami daw tayong mga kababayan na nandyan, nakatambak lang, at wala akong ginagawa, inip na, gusto nang makauwi. Yung iba ata, hindi maganda ang pakiramdam at hindi maganda ang treatment sa kanila, kaya gusto nila, kung pwede, mapabilis po yung proseso at mapadala, mapauwi na sila. Ang tingin ko, sir, ang tinutukoy nila yung ating... sa Jeddah, yung shelter. Palagay ko yung tinutukoy nila. Yan ba yun? Napuntahan ko yun eh. Anong address? Ano ulit address? Yung address... Ano, babagit lang niya. Sige, anong address? Yung binanggit lang niya. Pakibanggit ulit, Angeline, anong address? Hello po. Road Albashar. Road Albashar. Sige. Road Albashar, Jeddah 23782. Mm-hmm. Alam niyo yun? Saudi Arabia po. Sir Arnel, alam niyo yung binanggit niyang address? Ano? Hindi po ko kasi masyadong napuputol-putol po kasi tayo. Sige. Yan po ba yung nasa tabi ng ating embassy? Yan ba yung nasa tabi ng embassy natin, Angeline? Sa tabi daw ba itong embassy? Parang malapit po ata, sir. Oo, okay. Yan. Napuntaan ko yan. Pero kasi po, sir, ito po yung pag-aari po ito ng kumpanya namin. Iba yan. Ibabanggit ko na yung Raha Ismasco Raha po ang pangalan ng kumpanya. Ganito na lang, para mas meron tayong ma-achieve, kukunin ko yung lahat ng detalye niya. Natatawagan ko si Conjen Ed Badajos. Okay. Mabilis kumilos yan eh. Ayun, sige. Mabilis kumilos yan para mayroon akong ma-report ka agad-agad. Ay, salamat. Sir Arnel, talagang palagi kayong mga asahan. Sobrang thank you, Sir Arnel, ha. Mamaya, kausapin po ulit namin kayo pagkatapos po nitong pag-news break. Salamat po, Sir Arnel. Mabuhay ka, sir. Oh, salamat din. Salamat. God bless po. Ma'am Angeline. Hello po, sir. Sige, mamaya pag-news break, mag-uusap ulit kami ni Deputy Administrator para puntahan po kayo dyan, silipin yung inyong kalagayan at bilisan yung pagproseso ng inyong papeles para makabalik na ho kayo rito. Ano po? Opo, sir. Okay. Sige, gusto nyo kausapin kapatid nyo? Ma'am, usap kayo. Kumustahan lang. Hello, Angeline. Hello. Mag-iingat ka na lang dyan. Yun lang. Sige. Ingat ka dyan, Ma'am Angeline, ha? Ma'am, tanong ko lang. Wala ka pang iniinom na gamot dyan? Kasi pag high blood, dapat meron ka ng maintenance dyan. Delikado. Meron po, sir. Ang problema po, parang hindi po umi-effect yung gamot nila. Dapat magpa-check up kayo sa doktor. Yun nga po yung doktor, ang problema po, sinasabi nila lahat po ng normal po yung laboratory ko po. Pero ang nangyayari po sa akin, pag po ginagawa po ako, naglalaba, nanginig po ako, tsaka nanghihina na po. Naglalaba kayo, nanghihina kayo? Opo, may naglalaba po sa akin dito kasi nakikita po nila na nanghihina ako, tsaka nanginig po. Hindi po makakaano. Baka nerve problem na yan. Baka hindi lang po high blood, dapat po executive check-up ka na yung buong...
hindi lang ma-doktor at titingin yan, kundi may mga laboratory test na dapat yan. Kayo ba'y pina-lab test na? Pina-X-ray, MRI, ganun? Eh, hindi po. Yung ano lang po, yung sa ECG lang po, tsaka yung sa mga dugo lang po, yun lang po ang ginawa sa akin. Tapos po, normal naman po yung lumabas sa akin. Hindi, kasi sabi niyo po, nangihina kayo pag naglalaba. Eh baka po, may kinalaman sa nerve yan. Nangihilo. Ayun. Eh, mas maganda, ma'am, kung dito na lang kayo magpa-check up. Opo, eh, yun nga lang po ang problema, sir. Eh, hindi po nakikipag-cooperate po yung agency. Ma'am, sorry ha. Pero ma'am, sorry ha. Eh, baka naman, ma'am, homesick ka lang at gusto mo lang makauwi na. Eh, hindi po, sir. Nalimiss mo ng tropa rito. Meron po akong mga medical report na talagang tumataas po yung dugo ko. Okay. Kasi, ma'am... Ngayon po, sir, ang ginagawa ko, hindi na lang po ako kumakain ng kanin sa umaga at gabi. Tanghali lang po talaga ako kumakain, sir, dahil natatakot na po akong kumain ng marae. Gawa po ng tumataas yung dugo ko. Okay. Yung pagkain po namin dito, sir, hindi po maayos. Ayun! Once a day lang po yung pagkain namin dito sa tanghali lang po. Kubos at cheese lang po ang kinakain namin sa umaga at sa gabi. Yun ang problema. Okay. Yun po. Kasi, sandali po, ha? Napagalitan pa po kami matuto. Opo, excuse me, ma'am, sandali lang. Alright. Kasi, kung yung high blood lang ang dahilan, sa ma'am, ako lang ha, meron na kasi tayo, hindi lang yung OFW, mm-hmm. tulad ni ma'am. Mm-hmm. Meron pa mga ibang kaso tayo rito, ayaw niya magtrabaho kasi siya high blood. Mm-hmm. Marami pong mga taong may high blood na nakakapagtrabaho, they're still very productive. Because meron na tayong maintenance na inumin mo para mapaayos yung level ng blood pressure mo. Yes. Di ba? Million-million pong mga Pilipino ang meron pong high blood. Okay. Pero sila po'y uminom ng maintenance, kaya sila po'y nakapagtrabaho pa rin maayos. Yun ang ibig ko sabihin. Pero kung hindi lang po pala high blood ang inyong problema, meron kayong problema sa nerve dahil nangihina kayo pag naglalaba, ibang usapan yan. Kaya dapat po talaga mapacheck na kayo na maayos dito. Okay, tama po yan, Ma'am Angeline. Punta na, balik na kayo dito para mapacheck up kayo na maayos, okay? Opo, sir. Salamat po. Sige, magandang hapon po, Ma'am. Salamat po, Ma'am Eleanor. Okay, salamat po. Sige, thank you.